Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Webes, November 30, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Tugunan niya ang matagal ng kahingian ng mga manggagawa, lalo na sa usapin ng dagdag sahod. Disenteng sahod at seguridad sa trabaho naging sentro ng paggunita ng Bonifacio Day. Dahil sa alegasyon ng pagpapakalat ng fake news, prangkisa ng SMNI, sinisilip ng komite sa Kamara. Rekomendasyon ng Department of Migrant Workers na ideklarang high-risk zone ang Red Sea para sa Filipino seafarers, suportado ng mga mambabatas. At sa ating balitang showbiz, matapos ang higit isang dekada, Kathniel kumpirmadong hiwalay na! Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Kasabay ng paggunita ng kapanganakan ng bayaning sa Andres Bonifacio, nagkaisa ang mga progresibong grupo ngayong araw para kalampagin ang gobyerno ukol sa mga problema ng manggagawang Pilipino. Para sa kanila, ito ang diwa ng pakikipaglaban ng ama ng katipunan. Ang balitang A to Z mula kay Kim Salinas. Nagsalubungan sa Taft Avenue ang iba't ibang progresibong grupo bilang pagkakaisa para kalampagin ng gobyerno sa kanilang mga hinaing ngayong araw ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio. Matapos magkaroon ng panimulang maikling programa malapit sa US Embassy ang grupong Pistona, Kilusang Mayo 1 at Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Hanggat patuloy na nangungunyapi ang administrasyon, kailanman ay hindi aahon ang serbisyo dito sa ating bansa. Sa ngayon, wala pa naman pong nagiging pagbabago eh. Kasi ang boses ng mamamayan, mahalaga po. Lalong-lalo na sa lansangan. Ang freedom of expression dapat makita natin sa labas. Dapat nakapagsasalita. Sa unang pagkakataon, sumali sa Kilos Protesta ang grupo ng mga food delivery rider upang ipaalam ang kanilang hinanakit sa kanilang kumpanyang pinagtatrabahuhan. Pagdating sa mga benepisyo, questionable din yan. Meron sila sinasabing insurance, pero insurance na ibinibigay nila ay medical reimbursement lang. At ito, ang medical reimbursement na ito, pwede mo lang makuha kapag ikaw ay may booking nung oras na maaksidente ka. So ang pananaw natin dyan, ang mga delivery rider ay nagtatrabaho na tayo the moment na nag-online tayo eh. Imbis raw kasi tugunan ang kanilang mga suliraning kinakaharap, suspensyon o pagkatanggal sa trabaho pa ang kanilang inabot. Yung priority fee na nag-additional ng 40 pesos, hindi naman napupunta sa mga delivery rider. Napupunta lang to sa Grab. Dagdag pa rito yung mga surge. Kapag may mga peak hours, tumataas yung singil ng Grab sa Grab food, hindi naman din napupunta sa rider ito. Ang differential nito ay napupunta po sa grab lang. Inihirit rin ng mga grupo na masolusyonan ang matagal ng problema ng bayan ukol sa kakarampot na sahod at kawalan ng seguridad sa trabaho. Kami ay naghahamon sa kanya, natugunan niya ang matagal ng kahingian ng mga manggagawa, lalo na sa usapin ng dagdag sahod na umabot sa nakabubuhay na antas, ang pagkakaroon ng regular na trabaho. Tumaas man raw ng bahagya ang minimum wage sa Maynila sa 610 pesos, pero hindi anila ito sapat sa taas ng bilihin ng bansa. 1,100 pesos ang daily na kailangan daw ng isang pamilyang Pilipino para mabuhay. Kaya yan ang panawagan ng ating mga manggagawa sa pribado sektor. Sa government workers naman ay times 30 days, kaya 33,000 pesos kada buwan. Walang pagbabago sa gobyernong ito. Kung ano ang patakaran, programa, batas na ginawa ng mga nagdaang administrasyon na nagpahirap sa mga mamamayan ay ipinagpapatuloy lang ng administrasyong ito. Kaya naman ayon sa mga grupo, dapat magkaisa ang mga mamamayang Pilipino na ipaglaban at ipagsigawan ang minimithing kaunlaran sa buhay. Makukuha ang dagdag na sahod sa lakas ng pagkakaisa at paglaban ng mga manggagawa. Uobligahin dapat ng mga manggagawa ang gobyernong ito na ibigay yung kahilingan. At naway maging gabay nila rito ang pakikipaglaban ng bayaning si Andres Bonifacio. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Binigyang pagkilala ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga naging ambag ni Gat Andres Bonifacio sa bansa, partikular ang pag-alay nito ng kanyang buhay para sa mga kababayan at sa Pilipinas. Ayon din sa punong ehekutibo, nakikita niya ang kabayanihan ni Bonifacio sa mga Pilipinong manggagawa, medical workers, mga guro, police, military officers at overseas Filipino workers na nagbibigay ng karangalan sa buong mundo. Hinihimok naman ni Marcos ang publiko na pahalagahan ang ambag ng mga bayani sa bansa. Inaanyayahan ko rin ang bawat isa na tularan ang kanyang kabayanihan at pagmamahal sa bayan at ipakita ang mga ito sa ating pang-araw-araw na gawain. Gaya nila, maaaring nating ipagpatuloy ang nasimulan ni Gat Andres Bonifacio at tiyaking may papamana natin sa mga kabataan ang tunay at wagas na pagmamahal sa bayan tulad ng kanyang ipinamanas. Nakikita na ang ilan, hinatak pa. Yan ang kinahantungan ng mga sasakyan na illegal na nakaparada sa kahabaan ng Mabuhay Lanes. Ito yung magsisilbing alternatibong ruta ngayong holiday season, lalo't asahan daw na madaragdagan ng hanggang 30% ang volume ng mga sasakyan sa EDSA. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Promise, hindi na raw uulit. Ganyan na lang ang pagmamakaawa ng driver ng armored car na ito nang sitahin ng MMDA Strike Force dahil sa illegal parking nito sa bahagi ng Mabuhay Lane sa Quezon City. Kalaunan, tiniluyan ito ng mga otoridad. Hindi rin nakaligtas ang nakatengkang ambulansyang ito. Sige, kunin nyo na ito. Masyado matagal na. We also have to understand na itong entire stretch of Banawe na ito is hindi po pwede pinaparkingan ito. So, yung mga ambulansya, pag may mga driver naman, naiintindihan namin, maaaring naghahatid ng pasyente. However, in this case, medyo matagal lang po ito, no? I believe it's been more than 10 minutes already. 1,000 piso ang multa sa mga huling illegal na nakapark sa Mabuhay Lanes kapag attended o yung may driver sa loob ng sasakyan. 2,000 piso naman kung wala. Maliban pa raw yan sa babayaran kung nahatak ang sasakyan. Paliwanag ng MMDA, itong araw-araw nilang gagawin habang papalapit ng Kapaskuhan. Kasi during Christmas season, dumadagdag tayo around 20-30% ng mga volume ng sasakyan dito sa Metro Manila. Ikinatuwa naman ito na ilang motorista, lalo't sa ilan, kabuhayan ang nakataya sa katakot-takot na traffic. Wala mangyayari dahil maubos ang oras sa kagasolina na walang pasayero. Talo, di ba? Lalo ngayon magpapasko. Oo, lalo ngayon. Matraffic, sobra traffic niya ngayon. Ngayon, 600, 700. Dahil sa traffic? Dahil sa traffic yun, saka sa mahal ng gasolina. Dati-dati magkano dapat? Nung wala pang pandemic, kumikita kami 1.5. Gano'n? Suwaris ka lahat eh? Oo, ayos lahat eh. Pero kailangan daw talaga itong tutukan, lalo't umuulit lang din ang mga pasaway. Sa time na naglilinis, clear yan. Pero once na nakaalis yung mga MMDA, balik na naman. So talagang discipline ng drivers tsaka yung mga may mga-ari na sasakyan. So, talagang kailangan mo mag-extra time para hindi ma-late ang mga bata. Siniguro naman ang strike force ng MMDA na magiging kalmado ang kanilang tauhan sa pagmando at paninita ng mga pasaway na motorista sa iba't ibang Mabuhay Lanes sa Metro Manila. We are instructed to be maximum tolerance dahil ayaw po natin na nagkakaroon ng problema, negosasyon or initan ng ulo when it comes to apprehension. We always put ourselves in the shoes of these people or ating mga kababayan na motorista. Ayon sa MMDA, araw-arawin ang strike force ang cleaning operations sa Mabuhay Lanes na nagsisilbing alternatibong ruta sa tuwing mabigat na ang trapiko sa pangunahing mga lansangan gaya ng EDSA. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Inanunsyo ng Sugar Regulatory Administration o SRA na dapat nasa 80 pesos hanggang 85 pesos lang kada kilo ang suggested retail price ng asukal sa pamilihan. Ayon kay SRA Administrator Pablo Ascona, bumaba na kasi ang farm gate prices ng asukal pero nananatili pa rin mataas ang presyo nito sa supermarket na nasa 100 piso kada kilo. Sinabi rin ng opisyal na hindi naman magkakaroon ng shortage o kakulangan sa supply ng asukal ngayong nalalapit na Kapaskuhan.
lumalapit sa Christmas, bumababa yung farm gate price. Usually po, this is caused by the need no, ng farmer na ibenta yung asukal niya. However, sa ngayon, the supply situation is very stable and the farmers are hoping for a more stable price. Tinututukan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kapakanan ng mga Filipino seafarer na bihag ng rebeldeng grupo mula Yemen. Habang rekomendasyong ideklarang high-risk zones ang ilang bahagi ng Red Sea para sa mga Pinoy seafarers, suportado ng mambabatas. May balitang A to Z si Billy Torres. Kinansela ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nakatakdang pagpunta sa UN Climate Change Summit ilang oras bagong flight sa Dubai. Ayon sa Pangulo, kailangang tutukan ang sitwasyon ng 17 Filipino seafarer na dinukot ng rebeldeng grupong Houthi sa Red Sea. Pangungunahan ni PBBM ang pagpupulong kasamang delegasyon ng Tehran, Iran para tugunan ang sitwasyon ng mga kababayan. Sinabi naman ito na halili sa kanya si DENR Secretary Maria Antonia Loizaga para ihatid ang mensahe sa COP28. Una nang sinabi ng Pangulo ang target na paghikayat sa mga bansa na magkaroon ng commitment sa climate financing. Samantala, suportado ng mambabatas ang rekomendasyon ng Department of Migrant Workers na ideklarang high-risk zone para sa mga Filipino seafarer ang ilang bahagi ng Red Sea. Bago kasi ito, nagkaroon din ng hijacking attempt sangkot ang merchant ship kung saan may dalawang Filipino seafarer din. It's a decision that we have to make later on, yung mga seafarers po natin, that in exchange for this particular sum, sila po'y sasama dun sa paglalayag po na yun. But same time, maganda rin sapagkat mas makakampante rin, quote-unquote, yung mga kababayan po natin. Alam nila na yung kanilang sakripisyo, yung risk na tinatahak po nila, will be compensated properly. Tiniyak naman ni Salo na hindi ito makaapekto sa employment ng mga seafarer. Wala naman exactly na implication doon sa employability. The same pa rin yun kasi at the end of the day, it's a choice ng mga seafarers po natin. Sa susunod na linggo, inaasahang talakayin sa bicameral conference ang isinusulong na Magna Carta for Filipino Seafarer na naglalayong protektahan ang karapatan at kapakanan ng mga overseas Filipino seafarer. Nagkakaroon po ngayon talaga worldwide ng negatibo na impresyon sa mga Pilipino na kapag Filipino yung ini-employ, ang tingin po, it becomes costly. Kasi mataas yung risk na kung sakali man na magkaroon ng kaso yan, most likely papasok po yung tinatawag na ambulance chasing at tumataas po yung gastos ng mga ship owners. So ngayon, tiniyak ng Department of Foreign Affairs na nasa ligtas na kondisyon naman ng mga seafarer na hawak ng Houthi at inaasahang makalalaya rin. November 19 na makatanggap ng report ng DMW sa pagkubkub ng Houthi rebels sa marine vessel na sinasakyan ng 25 crew kasamang 17 Pinoy. Para sa balitang A to Z, Billy Torres. Sinisilip ngayon ng kamera ang posibleng mga paglabag sa prangkisa ng Sunshine Media Network o SMNI. Kasunod ito ng alegasyong gumastos umano ng bilyong piso ang House Speaker Romualdez sa mga biyahe nito abroad na isiniwalat sa naturang estasyon. Narito ang ating balitang A to Z. Kay Speaker Martin Romualdez, 1.8 billion ang travel cost niya. Ipinatawag sa kamera ang mga opisyal at program host ng Sunshine Media Network o SMNI dahil sa isyu ng umano'y pagpapakalat ng fake news. Martes, nang iangat ni Deputy Majority Leader Representative David J.J. Suarez ang inere ng co-production show na Laban Kasama ang Bayan ukol sa umano'y 1.8 billion peso na ginasta ng Office of the House Speaker sa mga foreign trips nito. Bagay na agad namang pinabulaanan ng Secretary General ng Mababang Kapulungan. The record shows that Congress for the year 2023 has spent only 39 million pesos. Malayong malayo po doon sa alegasyon ng SMNI that Congress has spent 1.8 billion pesos. My question is to the SMNI, why should you not be held liable when it is very clear that you have violated Section 4 of your franchise? Ayon sa host na si Ka Eric Celiza, nanggaling ang impormasyon sa hindi kakilalang phone number
at sa isa pang kakilala nitong source na makailang beses namang itinangging pangalanan. With due respect to Honorable Suarez, sir, I refuse to answer because I think it is my right to protect my source as a journalist. Hindi naman namin sinusuppress yung right mo rito eh. We're not. We're just asking you a question. Depensa naman ng SMNI. There was no allegations about the 1.8 million, a billion pesos, Mr. Chair. It was just a question given not in behalf of SMNI, but given about it is a statement by an anchor of SMNI. And there is a disclaimer. Tingin po natin hindi obra ko all the time yun yung i-invoke. Kasi ibig sabihin nun, wala na tayong mapapanagot pag ganun. Ibig sabihin, kahit sino pa pala yung magsalita dyan na co-trend na na kasinungalingan ang mga sinasabi sa network, hindi pa rin mapapanagot ang network kung yung disclaimer yung gagamitin bilang shield. Samantala, iniangat rin ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang mahabang listahan ng mga reklamo kontra sa naturang media outlet. Ayon sa KBP, marami na silang kasong inihain laban rito. Habang naungkat rin ang pagbabantang ginawa ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte laban sa mambabatas na si Franz Castro na umere rin sa naturang estasyon. It is about time that the Congress should wield its power over the grant of franchises to monitor and hold accountable all the franchisees. Nilinaw naman sa hearing na hindi opisyal ng SMNI at hindi rin isa sa mga may-ari ng network si Pastor Apollo Quiboloy. SMNI is not owned by Pastor Apollo C. Quiboloy. Does he hold any position there? No. He's not part of the corporate officers. No, does he have any position? Like, he can be like a... He's just a black timer, Mr. Chair. He's a black timer? He's a black timer of SMNI. That's it. Wala siya iba? Hindi po siya ibang... Hindi siya we consider him as an honorary chairman. Sa huli, nagpahayag ng suporta sa Kongreso ang host na si dating Undersecretary Lorraine Badoy. Sa SMNI, ang totoo po ito, hindi po pera ang motibasyon namin kung hindi pagmamahal sa bayan. Sinuspindi muna ang hearing at itutuloy na lang sa Martes. Hinihimok ni Senator Bongo ang publiko na respetuhin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte maging ang magiging desisyon ng Kongreso na ukol sa paghihikayat sa gobyerno na makipagtulungan sa International Criminal Court na imbestigahan ang madugong drug war ng Duterte administration. Sinabi rin ni Go na dapat alalahanin ng taong bayan ang mga naging ambag ni Duterte sa bansa. Habang nanindigan naman ang mambabatas na susuportahan niya ang kabarong si Senator Ronald Bato de la Rosa na huwag payagang makapag-imbestiga ang ICC sa Pinas. Giit pa ni Go, ginawa lamang ni de la Rosa ang kanyang tungkulin noon bilang PNP chief sa ilalim ng Duterte government. Sinusuportahan po namin si Senator Bato bilang kapartido at kasamahan sa Senado dahil naniniwala po ako na ginampanan lang po ni Senator Bato de la Rosa ang kanyang tungkulin bilang chief PNP noong panahon ni dating Pangulong Duterte. He was handpicked by the former president. Nanindigan ng Commission on Elections sa COMELEC na tama ang desisyon nitong gawaran ng diskwalipikasyon sa electoral bidding process ng poll technology company na Smartmatic. Kasunod ito ng alegasyon ng Smartmatic na false at non-existent umano ang basehan ng komisyon ng naturang diskwalipikasyon. Pero binigyang diin ni COMELEC Chairman George Garcia na ang naging desisyon ng komisyon ay base sa quasi-judicial o administrative function ng komisyon. Base raw ito sa dokumentadong petisyon laban kay dating COMELEC Chairman Juan Andres Bautista sa Estados Unidos na tumanggap umano ng suhol mula sa Smartmatic para ma-award ang kontrata sa kanilang mga election machines. From here on, they are disallowed or they are disqualified. So meaning to say, that decision may change depending on the composition of the NBank.
Umarangkada na ang Bicameral Conference Committee ng Senado at Kamara para talakayin ang 5.77 trillion peso na 2024 national budget. Ayon kay House Committee on Appropriations Chairperson Representative Elizalde Co, pag-usapan nilang mabuti para ma-align ang lahat ng plano ng Administrasyong Marcos Jr. sa susunod na taon, habang target namang matapos ng Kongreso ang pagtalakay ng budget sa Bicam ngayong Linggo para maratipikahan na ito agad ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago sumapit ang Pasko. The government can provide a steadying hand under the leadership of our President Ferdinand Marcos Jr. Pagbibigay kabay po, at yun po ang mapre-predict po natin kung magkano ang gagastusin po ng pamahalaan. Dahil kahit anuman yung mangyari sa pribadong merkado, dapat gawin ng pamahalaan ng kanyang tungkulin. Sa ibang balita, nasa 14 na P-pop o Philippine pop artist ang nakisaya sa 8th taong anibersaryo ng P-pop Awards sa Luneta Park Open Air Auditorium, Manila City. Kabilang sa mga ito ay ang Dion, First One, Black Flowers, Black Purple, Kalisa, kasama rin ang Bilib, Yes My Love, Adja, Cloud 7, Hazel Faith, Sixth Sense, Trini AE, JC Roque, Isay at Belanlo. Layo ng P-Pop Awards na kilalanin at pasikatin ng mga talento at musikang sariling atin. Susunod, sindikato sa likod ng talamak at bentahan ng lote sa Barangay Bagong Silang, imbisagan ng Caloocan City LGU. At sa ating balitang showbiz, higit isang dekada ang Kathniel, nagtapos na nga ba? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z. Target ng National Housing Authority na maubos na ang natitirang bilang ng mga informal settlers sa housing project nito sa North Caloocan City bago matapos ang termino ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa 2028. Ang LGU naman, planong imbestigahan kung may katotohanan sa umano'y sindikato sa likod ng talamak at ilegal na bentahan ng mga lupang pagmamay-ari ng gobyerno sa Barangay Bagong Silang. May balitang A to Z exclusive, si Ian Maghanoy. Mahigit 20 dekada lang kumbinsido si Mang Dennis, hindi niya tunay na pangalan, na hindi pagmamay-ari ng National Housing Authority o NHA ang pinakamalaking barangay sa buong Pilipinas o ang Barangay Bagong Silang sa North Caloocan City. Dahilan kaya hinding-hindi raw siya magbabayad sa NHA ng 3,500 pesos na monthly amortization ng kanyang bahay na nakatirik sa Phase 6. Ano ang garantiya ninyo? Paano ba ibabayad namin sa inyo? Isusolve niyo ba? O magkakaroon ba ng relocation? Ang tanging sinagot sa akin ng National Housing Authority, walang relocation, walang refund. Si Aling Mirna naman, na mahigit 4 dekada ng residente ng Phase 2, hindi maiwasang mag-alala. Nagbayad na raw kasi ang kanyang mga magulang sa naturang pabahay sa pamamagitan ng nagpakilalang ahente. Pero illegal pala ang pagbiling ito. Kung sinong gustong bumili ng lote, yun nga po. Sarabi ng magulang ko, sige sa akin mo na lang ibenta yan. Tao sa tao lang po sila, silang dalawa lang. Tapos lumipat na nga po kami rito, miski ilog pa yan. Kabilang si Namang Dennis at Aling Mirna sa halos 2,000 residente ng Barangay Bagong Silang na dahil hindi nagbayad ng amortisasyon o kaya ay sa maling tao nagbayad ay itinuturing ng NHA na unawarded o informal settlers. Pero ang good news, bukas raw ang housing agency na gawing formal ang kanilang pagmamay-ari ng mga bahay. Salamat sa polisiya nito na kung tawagin ay legalization of occupancy. Ibig sabihin, pwedeng mapasakamay ni Mang Dennis at Aling Mirna ang loteng kanilang kinatitirikan kung maaaprubahan ang aplikasyon nila sa NHA. Kasi occupied na yung lote, andun na sila. So ang ibig sabihin nun, ililegalize na yung kanilang occupancy. I-award na sa kanila kasi silang actual occupant. Pero warning ng Caloocan City LGU, labag sa batas ang ilegal na pagbebenta at pagbili ng lote na pagmamay-ari ng pribadong tao o ng gobyerno. Lalo na kung sa labas ng tanggapan ng NHA nangyari ang transaksyon. Common sense dictates po, pagkasabi ng sindikato po, yan po talaga ay illegal. With our manpower,
hindi po namin araw-araw mabibigyan niya ng pansin na babahay-bahayin, ikaw pa bang nakatira dyan, Pedro o si Juan na. So yun po, nalalaman na lang din po pagka yung gusto nang bayaran. Kaya hindi raw mag-aatubili ang LGU na paimbestigahan at tuntunin ang mga sindikato sa likod ng talamak na ilegal na bentahan ng lote sa barangay Bagong Silang. Pwede kayo makipag-ugnayan po sa aming tanggapan upang makonfirm natin kung yung mga kausap nyo ay kawani ng LGU o ng NHA o pwede namin i-deny at maaaring yan po talaga ay illegal. Actually, hindi po talaga legal yun dahil hindi nga po dumaan sa NHA dahil hindi nga po namin ini-encourage. Para naman masolusyunan ang problema sa pabahay at maiwasan ang ilegal na bentahan ng mga lote sa kanilang syudad, plano na ng LGU na magtayo ng murang pabahay para sa tinatayang 15,000 illegal settler families. Ang ating mayroong malapitan po din ay mag-o-offer ng pabahay para sa mga batang kangkalo. Itatayo ito sa Bagumbong Bankers sa 2025. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Tikom ang bibig ni House Deputy Speaker at Batangas Congressman Ralph Recto sa umuugong na alok umanong pwesto sa Department of Finance. Kasunod nga yan ng mga bulung-bulungan na siya ang papalit sa pwesto ni Finance Secretary Benjamin Jokno. Samantala, mas madali nang makukuha ng mga taxpayer ang tax identification numbers. Available na kasi ang digital copy nito. Paliwanag ng Bureau of Internal Revenue, layo nilang labanan ang pagtangkilik ng publiko sa mga fixer at scammer. Muli pang pinalawig ng Hamas at Israel ang kasunduang tigil putukan at pagpapalaya sa mga hostage ng isa pang araw. Kasabay nito, naglabas ang bagong listahan ng hostage na papakawalan ang Hamas. Kapalit pa rin ito ang karagdagang pang pagpapalaya sa Palestinian prisoners sa Israel. Matatandaang sa ilang araw na truce, napakawalan din ang dalawang Pinoy na hawak ng militanteng grupo. Sa aming pagbabalik matapos ang higit isang dekada, Kathniel, kumpirmadong hiwalay na. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Catherine Bernardo nagbigay na ng kanyang pahayag ukol sa totoong relationship status nila ni Daniel Padilla. Chapter close na nga ba? At American singer-songwriter Taylor Swift may nasungkit na namang bagong title. Ano kaya yan? Alamin sa Balitang A to Z Showbiz ni Lynn Garcia. Chapter closed na para sa real-life couple na Catherine Bernardo at Daniel Padilla o mas kilala sa bansag as Love Team na Katniel. Kinumpirma yan ni Catherine sa kanyang post sa Instagram. Dito inihayag ng aktres ang kanyang pahayag patungkol sa tunay na relationship status nila ni Daniel. Tumagal ang relationship ng dalawa ng 11 years bago mapagpasyahang tuluyan ng putulin ang kanilang pagsasama. Samantala, Queen Taylor did it again. Itinanghal ng Spotify ang American pop star singer-songwriter na si Taylor Swift bilang Global Top Artist of the Year. Ayon sa digital music service, na reach ni Taylor ang mahigit 26 billion global streams mula pa noong January 1. Kaya naman sa kanyang Instagram post, abot-abot ang pasasalamat ni Tay-Tay sa lahat ng nakapakinig at tumangkilik ng kanyang mga kanta sa simula pa lamang. At para kay Taylor, ito na nga raw ang best birthday at holiday para sa kanya. Si Taylor Swift ang kauna-unahang babaeng artist na nakakuha ng top spot mula nang simulan ang Spotify Wrapped noong 2015. Congratulations, Taylor! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lynn Garcia.
Still on Kathniel, sa kabila ng kontrobersiya, sa Instagram account naman ni Daniel Padilla, nag-iwan rin ito ng mensahe kay Catherine Bernardo. Sinabi nitong, sa mundo, buhay at sa limitadong oras na tayo ay nandito, isang malaking biyaya ang pagmamahal. Ang mahalin ka at mahalin mo. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig, storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay na ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa aktres at modelong si Marilyn Monroe. Ayon sa kanya, minsan nasisira ang mabubuting bagay para may mabuong mas higit pa. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. Clock is ticking na po, patunay dyan ang huling araw ng November at 25 days na lang, Pasko na. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!